Ito po, Cecil Medrano po ulit ito. Pakikita ko po sa inyo ulit ang paggawa ko ng peanut brittle. Meron po ako ditong dinurog na peanuts. Okay? Sugar. Corn syrup. Butter. Baking soda. At lalagyan ko po siya ng ito pong pangpasarap. Yung sesame seed. Ito pong sesame seed na ito ay itinoast ko na po ito. Kaya nag-brown na po siya. Okay, masarap po ito. Ito yung nilalagay sa palitaw. Okay? Lalagyan ko po yung peanut brittle natin ngayon ng sesame seed. Okay? So, pisang ko na po ilagay ang sugar. Mainit na po yung kawali bago ko inilagay ang sugar. Medyo dahan-dahan lang po yung apoy. Pababayaan natin hanggang sa matunaw yung asukal. Kailangan maging syrup ang ating sugar. Pwede po tayo magdagdag ng tubig, pwedeng hindi. So, maglalagay ako ng kaunting tubig. Pwede rin naman pong hindi maglagay ng tubig. Ito po yung corn syrup. Maglalagay na po ako ng butter.
Hayaan po natin muna na maluto ang asukal. Kailangan maging caramelized po ito. Pag nag-caramelize na po ito, nag-brown na po, po pwede na pong ihulog ang peanuts. Ang peanuts po na ito ay niluto ko na ito. Kaya huli ko na lang inilalagay sa huli. Kailangan po meron na rin tayo nakahanda na tray para mamaya doon natin isasalin pagkaluto. Ihintayin lang natin maging golden brown. Mahina lamang po ang ating apoy upang hindi masunog. Unti-unti na po siyang nagiging golden brown. So ngayon po, pwede nang maglagay ng peanut. Okay. And then, pwede na natin lagyan ng baking soda.
pwede na rin pong ihalo itong sesame seed. So, sa pagkakataong ito, luto na po ito. Okay, pwede na natin. Hininaan ko na po yung apoy. Pero sandali lang at ating medyo haluin ko pa ng mga 1 minute para sa sesame seed ay kumalat. Okay. So, papatayin ko na po yung apoy. Madali lang po itong tumigas, kaya mabilisan lang po pag nilagay na po sa inyong tray. Okay? Ikakalat lang po natin ng manipis. Kailangan mabilisan dahil titigas po. Mahirap po kasing ikalat kapag tumigas na. Iingatan niyo po na mapunta sa inyong kamay ito dahil malalapnos ang inyong balat dahil sa sobrang init. Didikit po ito sa skin niyo. Kaya ingat po pag nagawa kayo ng ganito. Ayan. So tapos na ito, palalamigin lang natin. At after mga 15 minutes, pwede na ito. Okay guys, ito na po yung ating nagawa na peanut brittle. Yan na po yung finished product natin. So mamaya po, pag lumamig yan, after 15 minutes, pwede ko na po siyang itir, yung i-break po. I-break ko na po yan at ilalagay ko na po sa garapon. Okay. I hope po na nagustuhan nyo yung aking ginawa na peanut brittle. Kaiba po din sa mga nauna kong ginawang peanut brittle dahil ito po ay kinrak ko po. Dinurog ko po ng, hindi po durog na durog, kinrak ko lang po. Okay, ginamitan ko po siya ng nito. Ayan po.
pwede rin meron kayong yung bote, pwede nyo ipangdurog. Okay? At ito po ay kaiba dun sa una kong ginawa dahil yon ay walang sesame seed. Ito po ay sinamahan ko ng sesame seed. Okay? Okay. So, don't forget to subscribe my channel. Click the button bell down below. Okay? At paki-share, like and share na lang po. Para ma-follow nyo po ako at makita nyo po kung ano po yung mga susunod ko pang video, yung mga lutuin ko. Okay guys, ingat po and God bless.